Praise the Lord. Magandang umaga mga bride ng Panginoon. Salamat muli sa umagang ito at tayo ay hello. At tayo muli ay pinagpala ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng kanyang pagpapala, igit sa lahat sa espiritual, ano? So, sa Hebrews 12:6-11, salamat sa kagalingan na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin lahat. Amen. Whatever it is, let's not lose the faith, sapagkat we know na ang tao nagbabago siya, pero ang Panginoon ay hindi kailanman nagbabago sa kanyang salita. No? There are times na muntik na tayong mawalan lahat sa mundo, and then God, in His own plan, alam niya ang lahat ng mga bagay. This is to prove to Satan na kahit anong bigay mo sa bride ko, iibigan niya ako. Yeah? So, tama na give her thorns and she will find the roses. Salamat sa Panginoon. For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. Alam mo, malaki ang kahibahan ng pag-ano ng Panginoon, pag-chasten ng Panginoon sa tao, mga kapatid. Na mamaya makita natin. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the father chasteneth not? Diba, no? Kaya lang, sabi nga natin, mamaya, i-compare natin kung paano mag-chasten yung ating mga magulang sa natural. Sabagkat mayroon naman dito nakalagay. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Furthermore, ito ang sabi niya, we have had fathers of our flesh. Diba? Mga tatay dito. Which corrected us and we gave them reverence. Ayun ang matindi. Talagang we still gave them reverence. Oh, kasi ganyan naman ang bata, lalo na yung mga naunang panahon nang hindi pa uso si cellphone, nang wala pa yung YouTube, nung wala pa yung mga bagay na nagpapaligaw sa tao ng kabataan. Talagang pasweet lang ng kahit ate mo lang eh. Pag pinasweetan ka, kahit nandun ka sa gitna ng koral ng mga kalaro mo, alam, kilalang kilala mo eh. Diba? Ako nga, pag lagi ako dyan sa harap dyan, pag pumasweet yung ate ko, ang dami-dami naman pasweet, pero kilala ko ba? Takbo pa, uwi. Umuwi ka na nga, may pingot ka ba rito? Yung patilya mo, kaya dati ubos yung patilya ko, ngayon na lang tumubuhol eh. Di ba mga kapatid? Furthermore, we have fathers of our flesh which corrected us and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? O di ba? Yung sinabi natin, yan ang kaibahan ano ba sa Tagalog? Yan? Pagtutuwid. No? Yan ang kaibahan ng pagtutuwid ng ama nating natural at saka yung ama nating Panginoon. Nating naman sa atin, sabi niya, for they, yung mga ama natin dito sa lupa, verily, for a few days, chasten us after their own pleasure. Diba? Kanina, ano sabi ni Sister Jane? Takot na takot pag nandiyan yung tatay niya. Eh. Diba? Kami noon, pag pinalo kami, talagang para kang pumasok din ng fraternity. Kaya nung pumasok ako ng fraternity noon, di na ako tinablan. Nasanay na ako. Alam mo mga kapatid? Kasi pag pinalo ka ng ate ko, yung
lalo na Sister Gemma, pag pinalo yan, eh kabal, hindi tinatabla. Alam mo yung suksa ka ng itak na ganyan, ganyang kakapal, eh kalapad, tas ganyang kakapal. Talagang mga 3 minuto hindi ka makakahinga sa sakit. Oo, ganun mamalo ang mga magulang nung una. 'Di ba? Eh ngayon wala nang pakialam yung magulang eh, mas karamihan. Ano nangyari? So talagang iba ang magulang natin sa ama. Tingnan mo, sasabi niya pag nagalit, 'di ba? Mabuti pang hindi ka na pinanganak. ganyan sila magsawata. Mabuti pang piningot ko na yung ilong mo. Para hindi ka na lumaki. Eh wala nga pipingutin, Brad, di ba? Kasi nakalubog eh. Pag ganun, sabi ni Brother Joe, pag ganun yung tubo ng ilong eh, di walang mapipingot. Kaya, iba mga kapatid, for their own pleasure. Di ba, no? Akala mo lang, pero iba ang ating Panginoon. Sabi niya, but He, the Lord, for our profit. O di ba, ang ganda? For our profit yung ginagawa niyang pagkukorek. Paano ba mag-correct yung ama natin sa langit? Di ba yung ama mo dito, sasabihin niya, akala mo, pagka naaway ka ng mga kalaro mo noon, akala mo pagtatanggol ka niya eh. Tay, sabi ng mga kalaro ko, pangit daw ako. Sasabihin ng ama mo, akala mo, pag inaaro ka, no? Kamaglala anak, ang tunay na kagandahan ay nasa loob. Kaya huwag na huwag kang lalabas. Dito ka lang. Dito ka lang. Kakala mo, nasihang ka na. Eh, no? Pero mga kapatid, di parang dinikdik ka lang. parang binaong ka lang, parang ginatungan niya lang yung sabi ng kalaro mo. No? Pero ang ating ama, mga kapatid, ang ating ama sa langit, ano sabi, papakita niya sa iyo. Yung patutuo kanina, no? Maganda example, sabi ng ama niya, abnormal ka! Pero yung ating ama, sasabihin niya sa'yo, bride ka. Diba? By the word, ipapakita niya, iyaharap niya yung sa word, ito ka anak, meron kang kapangyarihan, meron kang authority, lahat ng nasa akin, nasa sa'yo. By the word, mga kapatid, at doon tayo nag-enjoy palagi. Ganon mag... Diba mga kapatid? Iba ang Panginoon eh, ipapakilala niya sa iyo, lalagay kanya sa posisyon at ipapakita niya sa iyo kung sino ka until matuto ka. 'Di ba? Eh noon, paano ka matututo noon? Hahawakan yung paa mo bago ihampas ka sa bader. May mga ganyan, papaluin ka. Pero ang ating ama talagang ipapakilala ka sa iyo kung sino ka. Hahayaan ka niya for your profit. Hinayaan niya tayo para ma-experience na natin lahat ng mga bagay na ito. Para pag-turn natin sa kanya, wow, iba pala. Iba talaga ang pagiging bride, mga kapatid, no? Diba? Ano sabi niya? For our profit, that we might be partakers of His holiness. O yan ang matindi. Para maging kang banal na kagaya niya. Karamihan, dito sa natural, yung sumosobrang hindi naman lahat ng magulang. Binibigyan ko lang na tayo ng view kung ano yung kaibahan ng ating ama sa natural at yung kaibahan ng ating amang Diyos. No? So dito talagang pagka sumobra kang pagka ano sa mga anak mo, minsan may mga tumitigas ang ulo, diba? Pero noon, sumusunod pa rin tayo sa kanila. Eh yung mga bata ngayon, subukan mo ipapaluin. Papapulis ka niyan. Oo, tatawag yan sa dadayal yan. Ito po. Wala ka pamang ginagawa. Aambaan mo pa lang. Diba mga kapatid? Ganyan yung ginawa ni Satanas para ilayo ang tao sa Diyos. Maraming bagay. Pero ang Panginoon, pabayaan ka niya eh. Aalalayan ka niya. And yet,
pagdating sa dulo at time na, dumaan ka na sa mga tutorship, lalagay ka niya sa position. Ito eh. Anong nangyari sa atin? Nung nandun tayo sa mga denomination, wala naman tayong natutunan dun eh. Diba? Natutunan lang natin na may Diyos. Magpakabait, pero hindi lalong, diba, nung nasa denomination ka, akala mo magpakabait is sobra na. Magpakabuti is okay na. Diba? Kaya lang lalo ka nagkakaroon ng guilty feeling dun. Diba? Nasa denomination ka. Pag nakagawa ka ng isang bagay na falso, aba lalo kang, diba, nadodoble yung ano mo, nadodoble. Diba? Nung lalo nang nandoon ka na sa end time, lalong nadoble ang iyong, sa tingin mo kasi talagang hindi mo na kailanman nagawa ang layunin ng pagiging bride mo sa Panginoon. Kaya lalo kang nagigilty, nadadagdagan. Pero mga kapatid, ano? Sabi na, that we might be partakers of His holiness. Anong ibig niya sabihin? Maging kagaya kanya. Oo. Wala namang holy kundi siya lang eh. Eh kung partakers kanya ng holiness niya, aba mga kapatid, iba yun. Ibig sabihin lang noon, ikaw siya. Di ba? Bakit? Kasi alam niya ang iyong kapasidad na walang ibang makakagawa nito kundi ikaw. Wala siyang ibang pipiliin na gumawa nito kundi ikaw na itinalaga niya before. Di ba? Kung itinalaga ka niya before, dinala ka niya dito para sa natural mong mga magulang, para danasin mo ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid. At pagtingin mo sa kanya, ma-appreciate mo siya ng gusto eh. Ano? Ma-appreciate mo kung sino ka talaga. Grabe, ito pala ako. Samantalang, di ba mga kapatid? Mas higit na ang pagtingin mo rito ay lalong didikit sa kanya. Kaya niyang sabi, you will be partakers of His holiness. No? Kagaya ni Esther. Kagaya tayo ni Esther. Si Esther, mga kapatid, ang dami nilang nag-apply bilang reyna, bilang queen. Pero si Esther napili. Kasi siya yung may kapasidad na sumunod sa word sa kanyang panahon. Yung iba, although lahat naman magaganda, di ba? Nang lahat ng, hindi ka pwedeng pumila doon kung hindi ayon doon sa panlasa ng yung kagandahan mo ay hindi pasado bilang isang binibining Pilipinas universe o ano. Mga ganun ang ano eh. Pero pagdating kay Esther, mga kapatid, ano, kakaiba siya. Kasi bakit? Siya lang ang may kapasidad na sumunod sa word at nakita niya yung revelation kung paano ang gagawin niya. Di ba? Dahil merong prophet siyang sinundan. Di ba? Kaya alam niyo yung revelation, mga kapatid. Siya lang ang nakaunawa doon sa world. Kaya yun ang nakita ng hari. Yung lahat ng ginawa niya, yun mismo ang hinahanap ng hari. Di ba? Yun mismo ang itinalaga ng hari. Kailangan yung maging reyna ko, ganito yung kanyang karakter, ganito yung gagawin niya, ganyan, ganyan. So dahil rebuild na kay Esther yun, yun mismo ang kanyang ginawa. At yun mismo ang nakita ng hari kung bakit siya ang naging reyna. Di ba mga kapatid? And so with Cinderella, di ba? Si Cinderella naman, pinili siya. Bakit? Kasi siya lang yung may paang ganun. sa kanya, paapala ang dahilan. Ibig sabihin, merong qualification. Di ba? May qualification eh. Bakit si Cinderella? Sinunod niya rin naman yung sinabi sa kanya ni, ng kanyang ano? Oo. Godmother. Diba? O pagdating ng alas 12, uwi ka na. Kasi ano, magbabalik ka na sa magiging itsura kang katulong uli. At sinunod niya pagdating ng alas 12, takbo siya ngayon. Naiwan yung sapatos. Kaya yon mga kapatid, ang naging basihan ni kasi umibig yung ano sa kanya eh, prinsipe eh. Wala siyang ibang way para matagpuan si
si Cinderella, gawa na tinatago nung kanyang bruhitang ano, tiyahin at mga pinsan. Di ba? So yun lang ang naging naging way niya yung sapatos. Kaya nung isukat nung lahat nung kanyang mga pinsan, hindi sukat. Gawin natin 'yan, na word, mga kapatid. Hindi sukat sa kanila ang word. Di ba? Marami sa ating nagsasabing sila ay Cinderella. O sila ay Reina. Sila ang bride, mga kapatid. Pero pag hinarap mo yung word, hindi sukat, mga kapatid eh. Simple lang naman, susuot mo lang, di ba? Yung sapatos, sinuot niya. Komportable. At sukat na sukat sa kanya. Ganyan ang bride eh. Pag hinarap mo yung sa kanya yung salita, aba, wala siyang kahirap-hirap tanggapin, lalong-lalo na kapag ito ay revelation na nag-ring doon sa kanyang Urim Tumim. Di ba? Yes, amen. Yes, amen. Tama yan. That's nothing but the truth. Ganun ang karakter ng bride. Pero kapag ka nagpapanggap lang na bride, mga kapatid, aba, hindi yata yan ah. Lalagyan niya ng isang bagay na para pagtalunan. Ibig sabihin, hindi talaga sukat. Bibigyan niya ng harang, bibigyan niya ng barrier. Abay, teka, tignan ko muna, tanong ko muna kay ganito, tanong ko muna kay ganun. Bakit? Kasi hindi talaga sila nabigyan ng real understanding na ibinigay sa puso ng bride. Di ba, mga kapatid? Pero ikaw, napakaligayo mo, mga kapatid, na sa tuwing maririnig mo ang salita ng Panginoon. Now, yan din ang nangyari doon sa prinsesa, sa rancho. No? Na perfect type ng bride, mga kapatid. Na noong dumating yung time na pumunta doon yung prinsipe at naghahanap ng kanyang magiging reyna. O nakita niya yung babae na yon na mukhang katulong. Eh katulong naman talaga siya. 'Di ba pa similar yung kwento nila ni Cinderella? Kinukulong siya sa kusina. Maglaba ka dyan, magluto ka, mamlansya, lahat, mga kapatid, habang yung mga pinsan niya ay pagkatapos mo dyan, manicure mo ka. Oy, ako muna, kulutin mo muna ako. Di ba? Ako muna, masayihin mo muna yung likod ko kasi pagod ako eh. Ganyan-ganyan eh, no? So yung karakter na ganun, ang ipirenesent nila doon sa prinsipe. Eh yung prinsipe, sawa na sa ganung karakter. Di ba? Pagtingin niya sa mundo, lahat, gano'n na nakikita niya. So nakita niya lang yung isang kanila ring pinsan na yun ang suwak sa kanyang panlasa. Eh, kaya nga ako umalis sa siyudad eh, para maghanap ako ng, dahil puro ganyan ang nakikita ko eh. Diba? Pagdating ko dito, ganyan din. Yung lipstick hanggang dito. Kapapambira, ano? Tapos yung kilay, ganyan. Two fingers. Uso ngayon yun, ha? Mga kapatid, kita mo naman pandaraya ng demonyo sa mga tao. Aahitin yung kilay. Bago lalagyan niyang ganyan. Lalagyan ng ganyan. Diba? Wala na. Sana napunta, mga kapatid? Diba? Pero ang bride, mga kapatid, hindi mo talaga makikilala ang bride. Minsan nasa church. Minsan nasa rally. Eh, minsan na nga sinabi ko, ah. O, hindi makikilala ang bride. Aba! mukhang talagang nag-enjoy kayo sa rally ni BBM, ah. Talagang tama, hindi kayo makikilala dun. Kasi ang tingin nila sa inyo, pareho lang kayo. Kaya lang, aba, bakit nasa rally to, mga ganyan na suot? Diba? So, iba ang bride, mga kapatid. Now, sa 11. Now, no chastening for the present, seemeth be joyous. Diba? Walang masayang chastening. Sa lupa. Diba? Oo. Pero tignan mo yung chastening ng Panginoon. Anong sabi niya? For your own profit. Bakit? Nag-i-enjoy ka habang sinisaysan ka ng Panginoon. Nag-i-enjoy ka habang pinapakita niya sa'yo. Ito dapat eh. Ganyan ang correction ng Panginoon eh. Dapat ito eh. Hindi ka dapat kinokorek.
ikaw dapat ang lang kokorek. O di ba? Paano kang hindi mag-enjoy dyan? Yung Panginoon, alam mo bride, hindi ka dapat kinokorek. Kasi there is no way for you to fall. Ganyan ang chastening ng Panginoon. Inaharap niya sa'yo yung katotohanan ng salita. Di ba mga kapatid? Kaya sabi niya, for your own profit. Alam mo bride, hindi ka lang basta bride eh. Ako ay ikaw din. Di ba? Paano kang hindi mag-enjoy dun sa chastening ng Panginoon na malayong malayo sa chastening ng iyong mga ama dito, mga kapatid. Di ba? Yung ama mo dito, sa iba mabait. Sa'yo hindi. Di ba? Sa iba mabait, sa'yo hindi. Nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness. Yan lahat para sa atin mga kapatid ang ginawa nitong word na to. Tinanggal niya mga kapatid yung lahat ng worries mo, tinanggal niya. Na everything happens, alam mo, this is for a reason. For my profit. This is for a reason na ihigit na mag-glorify uli ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bride. O di ba lagi ko nga sinasabi? Give her sand and she'll find the sea. Ano pa kaya pagbigyan mo siya ng pag-ibig? Hindi ba? Yung bride, ganun ang karakter ng bride. Tapunan mo siya ng mga basura, makikita niya ang ginto. Di ba? Yung bride, ano pa kaya kung tapunan mo siya ng konting pag-ibig? Anong makikita niya? Di ba? Isang baso nga lang na tubig eh. Anong nakita niya? Eternal life na karapat dapat doon sa tao na nagbigay ng tubig na yun. Bakit? Why? Kasi siya yung reyna at may karapatan siya sa lahat ng bagay na to. Hawak niya yung setro. Hawak niya yung setro. Reyna Elena. Oh, hallelujah. Yun ang chastening ng Panginoon. Yun ang pagtutuwid, di ba? Chastening, pagtatama. Pagtutuwid sa'yo, ibig sabihin, lahat ng dinaanan mo, mali. Until dumating ka sa time na to at binuksan sa'yo yung selyo, binuksan sa'yo yung katotohanan ng salita, yun ang chastisement ng Panginoon. Inilalagay ka sa posisyon at lahat ng maling interpretasyon sa salita, itinatama niya sa'yo. This is the chastisement of the Lord. This is the chastisement of our Father. Di ba? Hindi yung akala ng iba. Pagka ikaw ay nagkasakit, yan. Ano ka kasi? Suwail ka kasi sa Panginoon. Aba, di ba? Saan ka nakakita ng boyfriend na gusto niya sakitan ng kanyang girlfriend? Di ba? Hindi mangyayari yun. Pagka yung kasintahan mo, aba mga kapatid, kung pwede lang hindi ka dapuan ng lamok para kang baby sa kanyang paningin. Di ba? Kung pwede lang mga kapatid, yung lalakaran mo papagpagin niya pa. Di ba? Kasi boyfriend mo yan eh. Pag mag-asawa ko kayo, ewan ko na lang. Pag mag-asawa kayo, na napatid ka ng konti, yan, buti nga sa'yo. Deserve. Mula-mulala ka kasi. Ganun na, pag-asawa na, di ba? Kaya mga kapatid, so hindi basta-basta ang bride. Di ba? Hindi ka naman papakasalan ng groom ng ating Panginoon kung ikaw ay hindi nakatalaga sa kanya at hindi mo na-meet yung qualification. Di ba? Ano sabi natin? Kaya napili si Esther dahil na-meet niya yung qualification. Ngayon yung bride, mga kapatid, yung qualification, hindi mo kayang gawin eh. Pero sa Ephesians, sabi niya, siya mismo ang gagawa para sa'yo. O di ba? Ibig sabihin, from before the foundation of the world, itinalaga kang maging bride niya. Di ba? At wala kang ginawa kundi mag-enjoy. Di ba? Kung ganyan ang chastisement ng Panginoon, gusto ko araw-araw, i-chastise niya ako dito sa word na to. Di ba? Napakasaya mga kapatid. Ipakita niya sa'yo lahat. Na ikaw, bride, nandito ka sa panahon na to to correct the gross error. Na ituwid mo lahat ng pagkakamali ng lahat ng denomination. Tama ba lahat ng denomination? Oo. Alam naman kasi tama eh.
Noon, dati, pag denomination ka, lahat ng pumunta sa'yo, alam mo, tama. Alam mo, pare-pareho lang. Hindi pala. Hindi pala, mga kapatid. Ang tama pala, walang iba kundi ang bride. Diba? Bakit? Siya yung qualification ng Panginoon na binaba. Siya yung standard ng Panginoon na iniharap sa tao. Ibig sabihin, siya yung chastisement ng Panginoon sa mundong ito ngayon. Diba? Ano yun? Tinutuwid niya yung mundo sa pamamagitan ng kanyang bride. This is my beloved bride in whom? Diba? I am dwelling. Diba? In whom I dwell. Hear ye her. Pakinggan niyo siya, wala nang iba. Hallelujah. Ganun kagrabe mga kapatid. Diba? Salamat sa chastisement ng Panginoon. Dahil yun pala, ay ipapakilala kung sino ka. Ipakikita sa'yo kung ano ka, mga kapatid. Diba? Dapat pareho kayo eh. Diba? So, in order na maging pareho kayo, chastise ka niya. Ipakita niya sa'yo yung tamang ito ka. Diba? Ito ka, ito ka, ito ka. Samantalang dito, yung tatay mo, kasabi niya, ito ka, ito ka, ito ka. Ugatin mo kung anong ibig niya sa being ito ka. Puro negatibo ang lalabas. Di ba? Huwag kang lalabas. Kasi ang kagandahan ay nasa loob. Diyan ka lang. Di ba? Ganun. Oo. Imbes na purihin ka, abay, ma, ito yung card ko. Binigay na. Pagtingin sa card mo, ang bihira ka. Paano hindi pambihira? Ang grade mo, 63. Pambihira ka talaga, no? Buti na lang hindi sa grade tumitingin ng Panginoon. Ang Panginoon ay tinitignan niya yung kanyang sarili. Kanyang sarili sa atin. Diba? Diba? Anak, sabi ng tatay mo, ano tong F sa grade mo? Ah? F? Fasado. Ganun ba? Akala ko perfect. Fasado pala. Okay. Diba? Ang Panginoon ay pagmamalaki niya pa yan. Ang Panginoon ay tumitingin sa kanyang sarili na makita niya sa karakter mo. Ngayon, hindi talaga natin kayang gawin yun eh. Kaya nilagay niya yung karakter. Siya mismo ang naglagay. Amen? So, sa pagiging kaparehan nyo ng Panginoon na ikaw mga kapatid ay namumunga ka ng season out of season. Wala kang season na kagaya ng kiners ng Panginoon. Kasi, ano yun eh, may time sila, di ba? Pero ang bride niya, walang time. Eternal yun. Mamumunga siya palagi ng lahat ng panahon. Bakit? Siya yun eh. Now, sa invisible union of the bride of Christ, if you are married to Christ, Christ is the Word of God. Christ is sa invisible union. If you're married to Christ, Christ is the Word of God. Amen? In St. John, the first chapter said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the same was made flesh. Diba? Alam natin kwento. Unang tupi, ang Panginoon. Nag-made flesh. Tapos pangalawang tupi, ikaw. Ngayon. Diba? Ikaw, nagkatawang tao. And the Word was God. Yung nagkatawang tao ay Diyos. And the Word was with God, and the Word was God, and the same was made flesh and dwelt among us.
Christ was the living Word. He always was the Word. Amen? He is still the Word. Kaya ito yung gusto niya eh. Yung qualification niya eh. Ito yung kanyang bride is the Word. Yun ang titignan niya. Kaya sila naging isa. Kaya yung holiness niya, inilagay niya doon kasi pareho sila. Kung hindi, eh, hindi pwedeng iharap sa Panginoon. Kasi ang titignan niya lang, yung similarity nyo, yung kapareha ka niya. Yun lang makikita niya. Kasi, hindi naman tumitingin ang Panginoon sa kasalanan. Hindi ba? Hindi niya makikita ang kasalanan. I mean, hindi niya papansinin. Oo. Kagaya ng nangyari doon sa nag-fall si Eva at Adan, pumasok sila sa kasalanan. Kaya ang sabi niya, nasaan kayo? Hindi niya naman ibig sabihin na hindi niya nakikita sila. Kaya lang, nagkaroon ng barrier yung kasalanan. Di ba? So, wala siyang makikita. Kung ang karakter, hindi ayon doon sa before the foundation of the world, you are flesh. The Word na naging flesh. Amen? Kaya yung sabi niya, and the Word was with God, and the Word was God. And the same was made flesh. The same. Yung bride and groom. Was made flesh and dwelt among us. Christ was the living Word. He always was the Word. He is still the Word. Always will be the Word. He was only the manifestation of the attributes of God. Si Christ and the bride, manifestation of the attributes of God. For he was the Son of God. And any son is the attributes of his Father. No, we are. Kaya yung iba yung chastisement na hawak-hawak ng Panginoon. Yung nasa kanya lang. And just as you were in the genes of your father, in the body of your father, binigyan niyang example yung binalik niya doon sa natural. In the body of your father, when he was a young boy, you were in him. Amen. Yet, he could not fellowship with you. Kasi, nasa loins ka ng iyong ama eh. Hindi ka pa pinapanganak eh. Kaya hindi ka niya maka-fellowship. Because he didn't know you. Hindi kanya kilala. But then through the bedding grounds of your mother, you were brought forth into the earth and become in the image of your father. Nung ikay pinanganak na, then he could fellowship with you. O, di ba? Kasi pinanganak ka na, nakikita ka niya, inalagaan ka niya ng baby, nahagis-agis kang ganyan. O, paglaki mo, babatok-batukan ka na ngayon. Ang tamad-tamad mo. Toing, toing. Ganun na, no? Kung hindi batok, may palo talaga naman. May sounds pa yung tunog eh. Then he could fellowship with you. And so you were sons of God and daughters of God before there even was a moon. Amen. Itong kaibahan, yung tatay mo hindi kanya kilala. But then God knows you. Diba? Amen. Before the foundation of the world, at ang plano ninyong nung nandoon pa, ay naplano ninyong dalawa. Amen. Diba? And so you were sons of God and daughters of God before there even was a moon for a star or a molecule. You were sons and daughters of God for you are only. Kanina, no? He is only the manifestation of God. And now, you are only the physical manifestation of the attributes that was in God at the beginning. Oh, di pareho kayo. Kaya niya nalagay yung holiness. Kanina, sabi niya, He, Christ, is only the manifestation of God. Tapos dito, inulit niya, you are only the physical manifestation. The same of the attributes that was in God at the beginning. For, tingnan mo to,
there is only one form of eternal life. Sa ibang scripture, mababasa mo, there is only one form of eternal life, and that is God. Tama ba? Tapos, kanina sinabi niya, si Christ ay attributes ng God sa physical na to. Tapos, dinugtong niya, you, the bride, ay attributes ng Diyos sa physical na to. Diba? Now, sabi niya, for there is only one form of eternal life, and that was you before. Amen. Before there was anything else in the world. Ikaw, bride, sabi niya, oh. Amen. You are the only one form of eternal life. Ikaw pala yun. Amen. Pareho kayo ng Panginoon. Diba? Bakit? Kasi ikaw yung may kapasidad na humawak ng lahat ng ito. Diba? Yung chastisement ng tatay mo, imbes na sabihin niya, alam mo anak, ikaw ang pinakamagandang bata sa buong mundo. Alam natin, totoo naman yan eh, sa sarili ng ama eh. Maski pagtalikod niyan, masuka-suka siya. Oh. Weh, di nga. Ganun. Pero ang iyong ama, mga kapatid, ang ama mo rito, kasi alam natin kung bakit ganun. Kasi sa physical, hindi mo naman talaga kakayanin yung lahat ng bagay ng Diyos. Di ba? Ang makakayanin mo lang, yung for your own good and your own pleasure. But then, sa Diyos, for your own profit. Di ba? And that was you before. You don't know nothing about it. Diba? Hindi mo pa ba alam yun dati? Kasi sabi nga sa'yo ng tatay mo, abnormal ka. So wala ka nga alam. Ang alam mo, abnormal nga ako. Diba? But then nung buksan sa'yo ng Panginoon ang lahat ng bagay na ito, nakita mo kung sino ka, mga kapatid. Na yung Diyos na may likha ng lahat ng bagay sa mundong ito, ay hindi pwedeng maglikha nang wala ka. Oo, kasi before the foundation of the world, nandun ka sa Kanya. Neither did you know when you were in your earthly father, but you are manifested in His image. In the image of God, you were made, and you were manifested for the glory and fellowship of God. Diba? For the glory, paano siya magkakaroon ng glory ng higit at malaki? Dahil sa'yo. Ito yung hinintay niya na ikaw ay isilang upang yung glory niya ma-i-wave uli, mga kapatid. Glorify uli sapagkat dumating na yung kanyang nobya, mga kapatid. And therefore, as sure as your genes had to be in your father before your natural birth, your spiritual genes had to be in God because you are an expression of the attributes of His thoughts before the foundation of the world. There's no way around it. That's right. Now notice then, that life being in you, God's life being in you from the foundation of the world, you cannot mix denomination. Kaya nga nakukuryente tayo eh. Kaya nung nandun ka pa, mga kapatid, nandun ka pa, hindi talaga sapat sa'yo. Kaya nung nandun ka pa sa denomination, marami pa rin talagang question sa'yo. Correct. Diba? Dito yung question mo, clarification lang eh. Tama ba? Tama ba to? O, tama ba yon? Pero rebuild na sa'yo yung mga bagay na yan, mga kapatid. Ika-clarify lang, mga kapatid. You cannot mix denomination creed with the word because they are two contrary, one to other. That is exactly what Satan tried to do with his intellectual conception to Eve. Diba? Si Eva talagang, ay si Satanas talagang ipapakita niya sa'yo na mali ka. Yun ang pantaraya niya eh. Kaya kung minsan, diba, naramdam mo pa, nakagawa ka ng sa tingin mo ay hindi tama.
kinakapitalize ni Satan yan. Yan ba yung bride? Di ba? Bride ba yan? Yan ba sinasabi niyong bride ay God? Oh. Bakit ikaw ay, di ba ganun? Kinakausap ko ni Satanas nun. Di ba? Bumubulong-bulong siya sa'yo. Yan ba yung bride? Nagkakasakit. Di ba? Hindi ganyan ang bride. Di ba? Yung utak mo naman, ching! Mga ganun-ganun. Minsan gusto mo nang pumayag eh. Pumayag na kaya ako sa binubulong nito. Pero hindi. Greater is He that is in me than He nabubulong-bulong dyan. Di ba? Pag tumingin sa kanan, all is well. All is well. Humingi ka ng payo sa bride. Hindi kanya na papaliguy-liguyin pa. Sasabihin niya lang sa'yo, ito yung reseta. You are healed. Ito yung reseta. All is well. Di ba? Pupunta ka doon sa iba. Alam mo kasi, meron kang pagkukulang na unconfessed sin. Unconfessed sin. Kailangan, pagsisiyam mo yan, blah, 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 blah. Kailangan tumayo ka doon sa harap, magsisika, blah, 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 blah. Hindi na uso yun, mga kapatid. Yung forgiveness ng Panginoon, nandyan palagi. Sa bride. Nandyan lagi yung forgiveness ng Panginoon. No? Blah, 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 blah. Papaliguy-liguyin ka. Pero humingi ka lang payo sa bride. You are healed. I declare. Amen. Aba, akala mo lang shortcut, pero final na yun. Diba? When we say, pag nag-declare ang bride, yun ang stopping point ni Satan. Anyway, wala naman siyang naumpisahan sa'yo eh. Sinasabi lang natin yan, dahil ibig sabihin, wala na talaga siyang magagawa. Wala naman talaga siyang magagawa sa atin eh, mga kapatid eh. Nambablap lang yan. Fake news lang si Satan. Fake news. Di ba? Kaya, salamat sa Panginoon. Now, sa Christianity versus idolatry, oras na pala. Ito na lang mga kapatid, basahin ko na lang. We are made partakers of His holiness. O, di ba? Bakit? Binasa natin kanina, sapagkat pareho kayong manifestation ng Diyos sa laman ni Christ. Diba? Talagang perfect yung binigay sa ating mensahe, mga kapatid. Diba? Hinati niya talaga ang gawain ng Diyos kay Christ at sa bride, sa iyo, mga kapatid. Diba? So yung kiners niyang pig tree, diba? Wala ka muna sa eksena. Diyan ka muna. Ito muna yung bride ko. Kasi lahat ng season namumunga to. Dahil dumating na siya, dumating na yung glory ko. Ibig sabihin, nag-manifest siya, yung fellowship namin, dire-diretso. Kahit nandyan na yung panahon mo, yung fellowship pa rin namin ng aking bride, dire-diretso pa rin. Bakit? She is bearing fruits without season. All the seasons. Di ba? Hallelujah. Ikaw dyan ka lang muna. Amen. Oo. Salamat. Maganda nga ang mensahe natin ng Miyerkules. We are made partakers of His holiness. We, in His image, we are living images of a living God then. Di ba? Ako, tuntuwa ako sa mensaheng ito, mga kapatid. Pag sa akin, pag nakita ko ang kapatiran, talagang this is face to face na nakikita natin ang Panginoon Diyos. Oo. Kailangan maging ganyan ang pananaw natin eh. Kailangan maging ganun, mga kapatid. Ano sabi natin noong nakaraan? Search the scriptures. Yung scriptures, nagkatawang tao na yan. Amen. Naglalakad na siya. Ayan na siya, mga nakaupo. Diba? How are you going to deny it? Dininay mo ang Diyos pa ganun. Diba? Kinakailangan lahat ng... How do you treat me? Treat everyone else like what you are treating me. That is why, mga kapatid, we were made in the likeness of God, the living images of the living God, mga kapatid, hindi naman nagbibiro ang mensahe. Totoo pag sinabi niya eh. At yun ang pinaniwalaan natin, di ba? So we treat each one a part of God. Di ba? Part of God, not a part. A part of God. Di ba, mga kapatid? So, we have to enjoy
the company of each one of us. Because we are having God sa atin, mga kapatid. Di ba? Living images of a living God. Then, dead to self. Raised with Him. Now listen to this. Sabi niya. His word made flesh again in us. Again, ibig sabihin, inulit niya sa pamamagitan mo. Di ba? Kaya, there is, we have all the things to thank Him. We have all the way to praise Him. Amen. Yung sarili mo, inaayaw-ayawan mo, laging mahina. Di ba? Pero yun pala ay, nung pinanganak ka ay pinanganak na ang Diyos. Yung kanyang bahagi dito, mga kapatid. Alam mo, sabi ng Panginoon, ang sabi ng prophet, araw-araw is a new generation. Di ba? Generation is 40 years. So, pinanganak ngayon, yung generation nila. Pinanganak bukas, yung generation nila. So, araw-araw is a new generation. Di ba, mga kapatid? Now, yung kapanganakan mo ay generation palagi ng Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon sa napakagandang mensaheng ito. Dead to self, raised with Him. Now listen to this. Word made flesh again in us. Look. Is it, sabi niya, not the mythical imaginary God sitting out there? Hindi yung nasa isip mo lang pag nagpe-pray ka, nakikita mo Panginoon, may balbas. Hindi ganun ang Panginoon. True, living God. Diba? Not a mythical imaginary God sitting out there, but the living God. What is the living God? Look, the Word in you, making itself real. Is He real now, mga kapatid? Woo, hallelujah. He is real. Kung gaano ka ka-real, mga kapatid, kung paano mo pinapaniwalaan ang Word na to, then God is real to you. Diba? Sabi ko kanina, huwag mong kalimutan at huwag mong alisin yung pananampalataya sa Panginoon sapagkat lahat na sinabi mo magaganap. Diba? Huwag natin pahinain ang Panginoon. The same, mga kapatid, na ginawa niya noon, gagawin niya pa rin ngayon. Bakit? Living God. Diba? Oo, hindi natin kailangang mawalan ng faith sa Panginoon. Kailangan laging-laging araw-araw, mga kapatid, na dadagdagan yan. Why? Ano sabi kanina? We are going home. Diba? Amen. Mas higit mong ma-appreciate talaga ang body change. Amen. Kung diba, kung tumanda ka, kung nagkasakit ka, lalo kang, alam mo, ma-appreciate, Lord, ito nga yung pinangako mo sa amin. Pero kung ganito yung itsura mo, tapos hindi ka nagbago, ganyan pa rin. Ganito pa rin naman ako, ha. Diba? Baka sabihin mo pa sa, baka sumbatan mo pa yung, Lord, sabi mo, body change, ba't ganito pa rin naman ako, ha? O, pangit pa rin ako. Pagganap po sa salamin, diba? Ganyan pa rin, wala pa rin nagbago. Hindi mo ma-appreciate, mga patid. But then, because merong kang tinubos dito as a redeemer, silang unang-unang maka-appreciate niyan, eh. Diba? At higit ikaw, ma-appreciate mo. Dahil sila, wala naman silang alam, yung mga loved ones mo, yung mga kaibigan mo na mahal mo sa buhay, pamilya mo, wala silang alam, eh. Basta na lang sila magugulat, eh. They will just drop into that. Diba? Oo. Eh ikaw ang magiging higit na masaya. Diba? Kasi dinaanan mo lahat, yung dinaanan ng Panginoon, yung sinaysay ng Panginoon, naganap sa yun lahat. Kaya tuntua ka, Lord. Grabe. Diba? It's a law of contrast. Paano mo sabihin nanalo ka kung lagi ka naman talo? Diba? So it's a law of contrast, mga kapatid. The Word in you, making itself real. Oh, I know you think I'm holy roller. Maybe I am, but you see it. Triumph over every denomination. Diba? Itong pinakamahirap na pakilabanan, yung denomination.
Kasi maging sa sarili mo, nagkakaroon ka ng denomination eh. Di ba? Ito ang pinakamahirap na daanan. But then, because of the word, mga kapatid, binigay mo lahat sa kanya yon, Lord, eto na eh. Kaya mo na-appreciate ngayon na yung bride ay part ng Panginoon or completion ng Panginoon. Completion of His work. Triumph over all paganism. A living God made manifest in a living temple. Amen. Tandaan nyo yan, mga kapatid. A living temple. No? Living. God is living in this living temple, mga kapatid. Kaya lang sa ating panahon, talagang hindi niya na makontain, papalitan na to. Luma na to eh. Masakitin. Di ba? May maya inuubo. May katabi lang na sinisipon. Gagano na. Baka mahawa ko. Iniisip mo, mahawa ka. Mahawa ka nga. Di ba? Oo. Oh. Nag-uusap lang yung iba na may cancer. Pag talikod mo, iniisip mo, may cancer ka na rin. Di ba? Kaya palitan dapat ng Panginoon to. Puro negatibo ang laman nito. Wala namang maganda sa negatibo kundi yung pag nagpa-swab test ka eh. Diba? Lahat. Eh, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Manifest in a living temple and the Word of God, which is God. Amen. Anong tinuka niya? God. God in flesh. Again. Manifested Himself again. In flesh. Is made flesh in you. In you. In us. In the bride. Why? You're seated in heavenly places. Triumph over all things. Diba? Over all things. Ano ibig sabihin? Hindi naman ibig sabihin, hindi na nagaganap sa iyo yung mga bagay na patungkol sa mundong ito. But then, pinagtagumpayan mong lahat yon. Ibig sabihin, hindi yan nakaka-apekto sa iyo. Hindi maka-apekto sa iyo. Hindi kanyan kayang gupuin. Bakit? Ano sabi natin? You were chastised of the Lord. Ipinakita niya yung true chastisement, which is pagkukorek. Anong kinorek niya? Yung understanding mong mali. Ipinakita. Ito yung tama, anak. Ito yung tama, anak. Di ba? Ito. Sa tingin mo, friend kita? No. Bride kita. You're bride. Di ba? You're the bride of Christ. Yung friend, ano yun? Ibang lahi yun. Di ba, mga patid? Hallelujah. Triumph over all things in Christ. Amen. Praise the Lord. God bless you, saints. Alam niyo, bibihira lang si Brother Joe at magsabing ako muna. Actually, ngayon lang. May plano? May plano ka, Brother Joed, ah. Salamat sa Panginoon. At hindi ko hinayaan na hindi ko pinagbigyan si Brother Joed. Kasi gusto ko solo niya mamaya. Di ba, mga kapatid? Alam ko yung momentum, Brother Joed, ayaw mong bitawan eh. Ganun din ako eh. Pero mamaya alam ko, pagpapalain tayo ng Panginoon. Alam ko naman na hindi na disappoint si Brother Joed doon. Hindi ko siya pinagbigyan. Ang saya lang, no, Brother Joed, no? No? Kesa sa, ikaw na, Brad. Ano yung masaya? Ako muna. Mas masaya yun, Brad. No? Eka nga eh. Sabi ng ate ko, no? I-share ko lang, konti lang, sabi ng ate ko. Pinangarap ko, sabi niya, tawag niya sa akin, Noy. Ewan ko, hindi naman ako si Pinoy. Noy. Buknoy ba o ano? Noy, alam mo, pangarap ko simple lang. Ano yun? Yung bang darating ang araw na kapag merong bills o kaya merong babayaran, yung bang mag-uunahan tayo. Alam niyo na yun, usapang magkakapatid lang, na isishare ko lang. Oo naman tayo, nangyayari naman yun eh. Subukan mo mag-uunahan.
travel tayo. Pag taxi, tahimik. Pagbaba ng taxi, tahimik. Pag tricycle, ako na! Nangyayari naman yung tao ng tao yung ate ko. Hindi yan ibig ko sabihin. Ang liit naman nun, tricycle. Ha, ganun ba? Mura na yung taxi kesa tricycle. Palagay ko sa Angeles lang yun eh. Kasi akala ng mga driver, mga toda rito, foreigner tayo lahat. Lumiit lang yung mata mo, mukha ka ng Koreano. Minimum charge, 150. Tanaw mo lang yung pupunta mo eh. Talaga naman oh. Dapat, ano yan eh, nasa taripa nila yun eh. Per kilometer, di ba? Wala. Kahit naka-display yan. Mukha tong foreigner ah. Minimum 100. Ayun si brother, ano, go brad, ah, sundin mo yung taripa mo, ah. Eh, walang problema doon pag sila mismo yung nagkusa. Ang problema doon, grabe, standard talaga, 100 lowest. Eh, wala tayong magagawa doon, no? Kaya mahal. Kahit tricycle pala, wala nang bubunot. Amen. Salamat sa Panginoon. Shalom sa ating lahat. Amen. At minsan parang ang bilis ng araw, minsan ang bagal. No? Pag abala ka, yun siguro mabilis. Pero pagka hinihintay mo yung gawain, parang ang tagal eh. Pag hinihintay mo yung gawain, mga kapatid, tulad yan. Salamat sa Panginoon. Hindi naman siya nagkulang. Alam ko ang lahat ay pinagpala. No? Praise the Lord. At salamat sa Panginoon. By the grace of God, tayong lahat ay naririto. Meron tayong mga special, I would say, not just opportunity, special na time para ibigay sa Panginoon ng kapurihan. For, ita nyo, yung preacher natin, umawit muna. Talagang sa inyo oras eh. Talagang hindi ito ano, tinitake talaga na lightly lang. No, talagang lahat, kukunin mo lahat ng oras para ibigay lahat sa Panginoon ng papuri. Di ba mga kapatid? Kaya talagang bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Ang tinutukoy ko ay ang nobya na kung saan tayo ay bahagi. Amen. Salamat sa Panginoon sa message na binigay sa atin ngayon. At patuloy na nagpapala ang Panginoon, nagpapaalala, I would say, sa atin kung ano ang sa aking pagpapalang natanggap, ang karakter ng Diyos ang iniangat. Okay? Hindi kagaya ng denomination, sinabi kong denomination, yung mga malayo sa katotohanan. No, na punong-puno ng sinseridad, pero ang karakter na kanilang binibuild, yung karakter ng miyembro. Iba yun eh. Ang gusto ng Diyos na makita niya sa bride niya, yung karakter niya. Kaya kapag ka, dati kasi puro karakter ni Lord Jesus Christ, karakter ni Lord Jesus Christ, ang hirap talaga abutin. Kasi hindi pa nare-reveal kung sino ang nobya. Pero nung ngayon, pag ni-refer yung karakter ni Jesus Christ, ni God, automatic ka agad nananalamin ka. Diba? Kahit na ikaw sa sarili mo, parang manliliit ka eh. Pero wala kang ginagawa. Huwag kang iilag. Ikaw yan. Nakukuha niyo mga kapatid? Huwag kang iilag. Huwag kang mahihiya. Huwag mong maliitin yung pagkadesenyo ko sa'yo. Huwag kang tumingin sa laman. Huwag kang tumingin sa mali mong naiisip. Tumingin ka sa pananampalatayang itinanim ko sa iyo. Di ba? Talagang ang Panginoon di naman namimilit eh. Parang ano lang yun, expression lang natin yan. Talagang pinahintulutan niya sa ating buhay na parabang, Lord, nakakahiya eh. Grabing, napakabusilak mo eh. Di ba? Gaganon-ganon tayo. Pero yung pagganyan natin, yung pala, nandun na naman yung salamin. Di ba? Oh, Lord, ikaw na naman pinapaalalahanan mo ako. Ang dami na natin pinagdaanan. Iba nga, masalamat nga yung iba. Ups and down. Ikaw, down, down, down. Gulong abutin mo eh. Di ba? Pero sa paggulong mo na yun, may pagkakataon na napakahalaga bagamat maikli na nasusulyapan mo yung kanyang imahe. Amen. Di ba? Eh, ang tinitignan mo, salamin ha.
but Lord, ba't ikaw nakikita ko? Wala yung ano ko, reflection ko. Kasi ako, sabing gano'n ng Panginoon, nakita mo yung footprints on the sand? Nung panahon ako'y masaya, Lord, nakikita ko yung footprints, dalawang pares. Pero nung panahon ako ay talagang lugmok na lugmok, hirap na hirap sa karamdaman, sa problema, sa utang, at kung anumang mga suliranin, bakit isang footprint na lang nakikita ko, Lord? Lord, where are you? Ba't mo ko hinahanap? Hindi mo ba alam na footprint ko yun? Bakit? Karga-karga kita. Grabe ka talaga, Lord. Di ba? Salamat, Lord. Kahit gano'n ako kabigat, tiniis mo ako. Hindi po literal, ha? Hindi po ako tumutukoy ng literal na per kilo ng pamasahay sa jeep, ha? Nako, eh, mamumulubi ako. Kung per kilo na. Salamat na lang, mayaman tayo. Amen. So, yun mga kapatid, ang natatanaw natin, nakikita natin na sa tuwing i-breakdown yung word, ang character niya, ang gusto niyang ipakita. At unlike na denominational way, yung character niya, nananalamin ka ngayon. Hindi para kabugin yung dibdib mo na Lord. Hindi. Kundi yung repentance mo, genuine. Kasi naipoposition ka. Amen. Hindi na yung kagaya dati na sisihin mo na lang sisihin sarili mo. Hindi ngayon, quick and powerful talaga eh. Tama no, bakit pa ako nagpapakahirap dito? Diba? Eh malaya naman pala ako, bakit kinukulong ko yung sarili ko? Sa mga kaisipan ko bilang tao, sa mga ano. Diba mga kapatid, saglit lang yun, diba? Mas marami sa oras na ginugugol natin yung pag-iisip bilang tao. Pero ganun ka-powerful yung word. Diba? Minsan lang sa isang linggo, dalawang beses, tatlong beses sa isang linggo, pero very powerful that gives us enough strength to continue again to the next service. To the service after service after service until body change. Iyon ang ano, sikreto ng Diyos. Samantalang iba, pinipilit na konti na lang, may papares ko na yung image sa salamin. Di ba? Imbis na yung tubo ng ilong palabas, paloob. Meron palang tubong ganun. No? Dapat palabas yung tubo ng nose bridge eh, ba't papasok? Na talaga, nadadaanan lagi yung ilong. Ayan mo, Brad, malapit na yung body change. Wala nang pintasero. Meron na lang alaskador. Di ba? Salamat sa Panginoon. So, we thank God for every time He reveals to us His character, nananalamin tayo. Sapagkat ang Diyos, sa choosing of the bride, ang hinahanap niya, yung character niya. Hindi yung character ng tao. Di po ba? Eh, nagsabi ka na ng I do eh. Ba't ka kaya nagsabing I do? Eh, yung I do po ay sinasabi sa tuwing ang groom ay nagsasabing sabi ng pastor o ng solemnizing officer na siya ba ay tinatanggap mo sa hirap at ginhawa and so on and so forth, ganun, sasabihin na I do. Amen yun. Spiritually speaking, kapag naririnig mo yung word, amen, I do, ikinakasal ka sa Panginoon. Amen. Diba? Hindi naman ikaw yung babae na flirt na ako, pakasalan mo ako, hindi. Ang Diyos ang lumapit sa'yo. Ang salita ang lumapit sa'yo at tinanggap mo ito. Siselan ka pa kapag ka nagpakipot ka. Diba? Ang word na yung, diba yung, ang daming naghahangad ng katotohanan, ang daming naghahangad ng ano, ng truth and grace. Diba? Pero ikaw, napakapalad natin. One in a million, natagpuan tayo ng truth and grace. At hindi lang yan letra, naging butot laman yung truth and grace yan. John 1, diba? And the word was made flesh. Diba? Full of grace, full of truth. Balance yun. Ibig sabihin mga kapatid, hindi yung spiritual lang, hindi yung laman naman ay ibabaon mo. O kaya ipiperfect mo. Balance yun. Full of grace and truth. Ibig sabihin, balancing kaunawaan sa biyaya ng Diyos kung paano mo itinanggap at paano mo ito isishare. Diba mga kapatid? Hindi lang basta tinanggap mo. Pagtanggap mo, automatic yun, magiging buhay mo na para maibahagi sa iba. Automatic magpo-flow yun.
Di po ba, mga kapatid? Kaya ang daluyan ng pagpapala ay hindi lamang yung tumatayo, kundi ang buong katawan. Ang daluyan ng pagpapala. Bawat nakikinig, tumatanggap, tumatalima, at gumaganap ng salita. Di po ba? Siya ang kaganapan ng propesiya. Salamat sa Panginoon. Now, kanina, jot down lang ako about this mga kalakasan sa Panginoon na nabanggit regarding the thought of Brother Branham's praying sa Panginoon, petition niya sa Panginoon na naway tulungan siya ng Panginoon upang maging tunay na lingkod niya, upang mahalin siya ng iba, Sister Gemma's testimony regarding ano. Ang totoo naman yun, tayo ay nagpo-progress mula sa hindi katulong, hindi alipin, hindi lang basta kaibigan, hindi lang anak, kundi nobya. Ang lahat yan ay may mga level ng relasyon eh. Diba? Mula sa pagkaalipin, lumaya. Mula sa pagiging malaya, naging kaibigan. Mula sa pagiging kaibigan, naging anak. Diba? Mula sa pagiging anak, naging asawa, no or nobya. Yan ay hanggang sa pinaka-final na relasyon mo bilang pinili ng Diyos, kasi maraming covenants, na ikaw pala ay yung final, na pinaka-the highest calling bilang nobya. At yun yung binibreak niya ngayong karakter, na kung ano yung karakter ng Diyos na groom, ay karakter din ng Diyos na nobya. Amen. Di po ba? Yun po pala yun. No? Ang kanina'y nadaanan sa patotoo, na ang hindi kagaya ng pagkakaunawa natin dati, salamat sa pagtutuwid ng Panginoon, nasisikapin mo maging mabuti sa iba para mahalin ka. Yung pala ngayon, naging mas malawak ngayon yung kahulugan nun, na talagang you just be yourself, just live the life of Christ if it's really given to you. Kasi kung wala naman yan sa'yo, hindi mo naman yan magagawa. Just be natural kung sino ka talaga, mga kapatid. And you know what? Isang bagay I personally realize, na hindi pwede tayong one-sided. Bagamat tayo ay nabubuhay sa pinakamasamang panahon, we must kailangan matutunan pala natin, ako personally, bawat isa sa atin, matutunan pala natin yung good side ng tao. Meron talagang good side ng tao. No? Aalisin ng Panginoon yung pagiging, oh, kasi dito, gado, puro tayo negative nakikita natin. And alam natin na hindi yung susi yung pagiging mabuti nila. Ang susi yung ikaw mismo, you pray for yourself, a real humbleness, na gumawa ng circumstance ang Panginoon na hindi masira ang inyong relasyon. Instead, ma-establish para ma-impart, magkaroon ng cord or connection kayong dalawa. Diba? Hindi yung ano, kahit masama siya, may kabutihang natitirayan sa puso ng bawat isa. Diba? Hindi yung mata sa mata, ngipin sa ngipin. Hindi pala ganun. We must find, kasi ang Panginoon mismo, mga kapatid, we know the praise where, or yung quote na sinabi ni Baldwin, how God is wearing his patience. Paano siyang nauubusan ng pasensya? Diba? We talk about the character of God. And then, diba, bilang tao, sa panghirap abutin. Pero yun ang identity natin eh. Diba? So, giving this example, mga kapatid, we learn where to, ano, anong giya ang susundin natin. Hindi yung ugali nating pagkatao, kundi yung panalangin natin, Lord, malakaran ko yan. Bilang naturalesa. Di ba, mga kapatid, na drop mo yung pagkatao mo, drop mo yung mga katwiran mo, na kapag merong itinalaga ang Panginoon na mahipo ang Diyos na nasa laman, hindi ka aaktong, ay ako ito eh. Hindi. Sometimes, mga kapatid, ganun eh. Diba? Kasi alam mo, tao na yan. Given na yan. Tao-tao, mainitin ang ulo. Diba? Masingitan lang konti. Put-put! E buti na lang, wala akong busina ngayon. Masingitan lang konti. Bumagal-bagal lang ng konti yung saunan. Put-put! Ganun yung tao eh. Pero hindi pala. Mga kapatid, marami palang mga tao na bagamat sabihin na natin, ginagamit nila yung pinag-aralan nila, pero kayang i-appreciate ng Diyos yun. Hindi niya yun ibinibilang na gawa ng tao, kundi na-touch nila yung Diyos. Nakukuha niyo, mga kapatid?
Kasi pag nagalak yung Diyos na nasa laman, mga kapatid, nagalak yung Diyos na tunay talaga, mga kapatid. Na please nila, that's how you please. Kaya nga, inalimbawa sa atin, wala naman presyo ang, ano, ang para ma-please mo yung Panginoon eh. Diba? Isang basong tubig eh. Libre nga yun eh. Diba mga kapatid? Pero anong katumbas nun? Buhay na walang hanggan. So thank God for His character that's in us right now. Bagamat tayo ay merong, hindi naman tayo kakaiba sa iba. Diba? Sabi nga kanina, tayo ay minsan napagkakamalan na abnormal. 'Di ba? Hindi normal. 'Di ba? Kasi ang salitang abnormal ay masakit sa tenga. Pag nasabihan ka, kakaiba ka, pero spiritually speaking, alam mo na ngayon na ikaw talaga ay abnormal. Above normal. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi ka usual lang na tao. May laman ka, mayroon ka rin kahinaan. Yun, sa ganong kalagayan. Pero, meron kang kalagayan na ikaw at ang Ama ang nakakaalam that you are beyond normal. Diba? Peculiar people. Kasi yung Diyos mo, supernatural eh. Yung Ama mo, supernatural. O anong kalalabasan ng anak? Eh, di supernatural. Ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabing normal people, nagbabase lang sa mga bagay na nakikita. Sa mga temporal, sa mga inaasahan. Kapag ka nagtanim ka, yun yung aanihin mo. Pero yung above normal, unconditional. Ano yun ibig sabihin? Hindi mo nga pinaghirapan, inaani mo eh. Eh di ba, supernatural yun? Dumating ka alas 11, matatapos na yung trabaho, 11th hour worker, pauwi na, tapos yung sahod mo pareho din. Oh, hindi, di ba, normal ba yun? Hindi normal yun. Di ba, it's supernatural. Yun yung lahi mo, mga kapatid. No? Yun yung lahing Diyos. Ngayon, mga kapatid, of course, itong mga pinag-uusapan natin ay meron na tayong mga terminology na nagagamit ngayon, lalo na kami, mga preachers, yung teachers kasi, na ilalatag mabuti yan eh. Kaya patuloy tayong ini-encourage na kumpletuhin yung gawain eh. Kasi fivefold eh. May naglalatag, may nagpipreach. Diba? Kapag yung puro teaching lang, kukumpletuhin talaga ng Panginoon, may preaching. Diba mga kapatid? May preaching. Pag preaching, pag nagkaroon ng katanungan sa preaching, ilalatag ng maayos sa teaching. So, kumpleto lahat yan mga kapatid. And then, tayo ay matured enough na hindi ito one-to-one tayo ng isang nangangaral lang or pinipersonal ka ng isang nangangaral na isasaksak sa ito, dapat ikaw, ito dapat ka, ganyan ka, dapat hindi. Kasi ang nagbibigay ng kapanganakang muli, ang Diyos. Ang kapanganakang muli ay pagkamatay sa lumang kaluluwa. Tayo po ay kaluluwa, espiritu at katawan. Ngayon po sa luma nating kaluluwa, marami po tayo diyang mga natutunan. Marami po tayo diyang alaala. Lalo na sa espiritu, sa laman, lalo na ang dami tayong nagiging karamdaman. Nung una pa, nagbubloom ka mula sa adolescence period, nagbubloom ka, gumaganda yung kutis mo, ganyan-ganyan. Pero pag umidad ka ng meron ng mga maintenance, meron ng mga nararamdaman, paglabo ng mata, yung tawag doon, yung nakikita ni Sister Jane, akala ko ako lang nakakakita nun. Diba? Sabi ko, kakaiba ako, may nakikita akong yung lumulutang-lutang sa hangin. At the age of 20s, nakikita ko na yun eh. Hanggang ngayon, nakikita ko yung floaters na yun. Tumingin ako sa pagawaan ng salamin. Nag-umano ako kasi libre lang naman ang konsulta eh. Diba? Ano po ba yung nakikita kong parang may alikabok sa mata ko? Kuskus ako ng kuskus, di natatanggal kahit anong hilamos ko. Ay wag po, lalo pong ma-irritate mata nyo. Yun po ay tinatawag na floaters. Nung nalaman ko yung terminology, ay yung word na doon, sinurch ko ngayon kay Google. Yun talaga pala ay hindi maiwasan sa mata minsan. Diba? Salamat na lang, salamat sa Panginoon, natanggal kay Sister Jane. Sa akin, natanggal kasi hindi ko na pinapansin. Ewan ko. Hanapin ko nga ulit mamaya. Pag wala na, edi praise the Lord. Oo, kaliwat kanan, may floaters ako eh. May floaters ako. Ganun tayo kasi pinag-pray natin sa Panginoon, Lord. Hindi naman ito maging sanhi upang hindi na ako makabasa.
Di ba? Eh, sa totoo lang, talagang layo na ng grado ko. Di ba mga kapatid? Eh, tutusin, bata pa ako. Di ba, Brother Joy? 22. Sorry ah. Mahalda ka sa taon. Tutusin, bata pa ako para ano, manalamin. Di ba? So, salamat sa Panginoon na merong katawan na wala yung mga ganitong mga ano, katangian. Hindi nangangawit, hindi tumatanda, hindi nagugutom, hindi nakakalimot. Nagligpit ako ng paninda namin. Ligpit. Tapos nila ko yung pinto. Yung pala naiwan ko sa labas. Buti na lang medyo payapa dun sa aming street. Pag-gising ni Mrs., sabi ng kapitbahay namin, bakit iniwanan niyo yung mga tinda niyo sa labas? Buti hindi pinick up ng basurero. Ganun na talaga tayo, malilimutin na tayo. Di ba? Grabing malilimutin na talaga. Salamat na lang, malapit nang ibalik sa ating alaalang lahat. At ang maganda nun, mga kapatid, napaka-konting portion lang, bagamat hindi ko sinabi ko lang konti, hindi ko sinabing mahalaga. Lahat ng mga precious time, treasure moments natin dito, ibabalik na sa ating alaala. Yung mga nakalimutan natin, mga kapatid. At higit pa dun, konti lang yun, dadako pa tayo sa mas marami pang precious moments sa eternidad na hindi pa natin na pupuntahan. Puro pasilip, puro patikim pa lang binibigay sa atin. Nag-uumapaw na yung ating kagalakan. Eh, lalo na dun, mga kapatid. Eh, grabing kasatan yun, mga kapatid. Woo! Di ba, mga kapatid? Yung ano, alam nyo dito, na parang pigil kang magpatutuo, pigil kang umawit, imbis sa halip na kabaliktaran, di ba? Kasi ganun yung encouragement eh. Yung mga ano nga, yung mga Pentecostal nga, restoration ng gifts pa lang, ang iingay. Tayo naman, sobrang tahimik. Yung mga ganong encouragement na experience niya yung mga kapatid. So, doon talaga ay wala na talaga. Yung genuinely talaga, wala nang kailangang ano. Alam niyo na ibig ko sabihin mga kapatid, different. Napakalayo dito sa kung sa anggulo na titignan mo. Pero, lahat yan ay naririnig natin sa salita ng Panginoon. Inihayag sa salita ng Panginoon. Kaya tayo masaya. Sapagkat yung pananampalataya natin, na galing sa Ama, galing sa Panginoon, ay naka-anchor doon sa mga pangako na yon. Sister Leon ba to? O, kita nyo mga kapatid, malinaw na yung mata ko. Sister Leon nga. Praise the Lord. Amen. So, salamat sa Panginoon sa bagay na yan, mga kapatid. Now, isa yun, mga kapatid, na praying to God to make our life more humble or humble enough. Not for our own selves, na para ma-dodge mo yung hell or para maligtas ka. Para abutin yung iba. Di ba mga kapatid? Para sa akin, bumaon yun. For me. Baon yun mga kapatid, na kailangan talaga yung pagkatao ay kailangan totally mawala sa eksena. Para sa kaligtasan ng iba. Kasi yan yung dahilan kung ba't naririto pa tayo eh. Hindi naman para iligtas ka eh. Kasi hindi naman hayaan ng Panginoon na nandito yung bride sa Great Tribulation eh. Pero paano yung iba na gusto niyang itawid? Diba? So gagamitin niya yung buhay niya yung ibinigay sa atin. So how God, we learn that how God wearing out His patience before He is above us and then He live with us or with them noon, with us and then He's still wearing His patience hanggang sa nabuhay sa atin. Opposite, sabi nga ni Zoe, opposite. Kasi ang tao, habang nawawalan ng pasensya, palayo. Pero ang Diyos, habang nawawalan ang pasensya, palapit. Kaugnay doon sa admonition na binibigay sa atin ni Brother June na bigyan mo siya ng tinik, maglalabas siya ng bulaklak. Dalin mo siya sa disyerto, aagos ang tubig sa kanya. Bigyan mo siya ng kahirapan, pupurihin niya yung Panginoon sa ginhawa. Ganun ang karakter ng Diyos na tinutukoy natin, mga kapatid. Kasi ano talaga eh, makilala mo kung sino ikaw, mga kapatid. Talagang on the spot, aalisin mo yung sarili mo na pagtatanong, pagmumukmuk, paninisi. Parang matatauhan ka agad, ako nandito. Ang matitira lang, puro papuri sa Diyos. Thank you, Lord.
Ganun kabilis eh. Di ba mga kapatid? Kung meron ka pang pinagdadaanan ngayon, kung hindi mo pa naaabot yan, God will put you in that position. Ganun naman talaga ikaw eh. Di ba? Eh, mahirap yan. Napatunayan na. Ikaw yung nawawalang uniko iho in ikaiha. DNA, pati itsura, pati balat. Minsan, namamana yan eh. Yung balat, oo, naipapasa yan eh. Nasa jeans yan eh. Balat, tas nagdududa ka pa rin. Hindi mo yata talaga ako anak eh. Mukhang nung pinanganak ako, inapalitan ng aking magulang eh. Baliktad, no? Hindi yung anak napalitan, yung magulang napalitan eh. Diba? Nagdududa ka pa rin. Samantalang ang linaw-linaw na lahat. Sa punto na yung abstract na mismo, yung binaba. Letra por letra, pangalan mo ang nakalagay. Abstract title deed na yun. Diba? Hindi lang basta sinabi, oh, binayaran ko na yun. Hindi lang. Pagkatapos niya sabihin, binayaran ko na lahat. Binaba niya pa yung abstract title deed. Magdududa ka pa dun. Diba mga kapatid? Talagang ang susi talaga, new birth. New birth talaga para malaman mo na ikaw yung binayaran niya at ikaw yung nakapangalan doon sa abstract title deed. At yung title deed na yun, walang nakasulat sa likod. Walang ano, walang naghahabol. Walang record yun, malinis. Eh bibihira yung mga title na malinis ngayon dito sa lupa. Puno ng kaso. Ang daming pangalan naka-attach. Pero sa abstract title na to, pangalan mo lang yung naka-attach. What a blessing from the Lord. Di ba mga kapatid? Now, we learn today, mas lalong luminaw ngayon, the meaning of chastisement. Before kasi, pag deliver natin ng chastisement, yung kaagad tumatatak sa atin, para ito sa pasaway. Eh lahat naman tayo pasaway. Lahat naman tayo may mga ano, may mga katigasan ng ulo. May tradisyon. Pero, yung pala na yon ay umuulit-ulit lang pag sinaway mo hanggat hindi napapalitan yung nasa loob. Hindi siya lilinya. Di ba mga kapatid? So ang way naman pala para talaga ay siya ay ma-chastise yung resulta ng chastisement na sinasabi ni Paul sa Hebrews na ang idudulot sa atin ito ay profitable, nakabubuti, alang-alang sa ating kapakanan, galing sa ating amang makalangit na pagtutuwid, ay maiposisyon ka sa kung sino kang talaga. Amen. And there is only one form of eternal life, and that was you. Pinosisyon ka eh. Ganong klaseng chastisement yung tinanggap natin, hindi yung don't do this, don't do this, don't do this, hundreds and hundreds, yung isa pa lang, hindi mo na magawa. Pero nung na-open yung selyo, binaba yung identity mo mga kapatid. Amen, Lord. Amen. Bakit? Ano ba yung laman ng selyo? Yung identity nyo bilang bride and groom. Yung identity ng Diyos. Di ba mga kapatid? Kasi yung eternal life pa lang eh. Walang maipaliwanag yan. Eh hindi naman kailangan ipaliwanag. Ang kailangan dyan, maunawaan. Tanggapin at maunawaan. Buhay na walang hanggan. Ang akala kasi ng iba, pagpunta mo dun mo palang i-enjoy. Hindi! Ang buhay na walang hanggan ay hindi nagsimula at walang hanggan. Na nawawala kasi yung una niyang kahulugan na hindi nagpasimula. Hanggang doon lang sila doon sa walang hanggan. Kasi pilit nilang itinutuloy yung buhay na temporal patungo doon. Hindi pwede. Kailangan part ka nun to begin with ng walang simula patungo sa walang hanggan. Amen. Salamat sa kapahayagan na yan mga kapatid. Now the real meaning of chastisement only be revealed will be revealed to his bride. Amen. By revealing to her the message of the hour. Diba? Hindi na natin i-quote. The message of the hour is who he is now. Nasaan siya ngayon? Paano natin malalaman? Pagkatanong na, sino ba siya? Oh, siyempre, pag nagtanong ka sino ba siya, ibig sabihin nun, kaya ka nagtanong, meron ka na dating alam. Kaya lang hindi ka sigurado. Patungkol na sa Ama yan, ha? Patungkol na sa Diyos na pinaglilingkuran ng marami. Inaakala nila na pinaglilingkuran nilang tama. Ikaw, nung dumating ka dito, hindi ka rin sure eh. Kasi marami ka nang natanggap na aral, samot-sari na.
siya daw ay ganyan, siya daw ay ganyan, siya daw ay ganyan. So una mo nang isa sa uli sa'yo kung sino siya. And then, siya naman yung naghahayag, hindi sa sarili mong pagsasaliksik. Kasi kung pagsasaliksik ng sariling kaparaanan, sino-sino tanungin mo, kung ano yung doktrina nila, yun ang isasalin sa'yo. Oh, sila nga, may sariling kaparaanan para araling ka, doktrinahan ka, how much more ang Diyos. Diba? So, hindi dito basihan kung anong kaya mong gawin at anong kaya nilang ibigay. Ang basihan dito, yung kakayanan ng Diyos. Diba? Hanggang sa talagang yung real humility, mag-manifest sa'yo na Lord, ikaw ang may gawa nito eh. Diba mga kapatid? At kapag sa kanya mo lahat binigay, lahat ng tiwala mo sa kanya na ibibigay, siya yung naiaangat. Amen. Hindi tao, hindi grupo. Siya yung naiaangat. Di po ba? So, the real chastisement ay para sa kanya ay mahayag kung ano ang mensahe sa kanyang panahon. Ano naman ang mensahe sa panahon? Yun lang naman. Sabi ganun ni Pastor, bagamat mabigat sa iba, sa bride, pinasimple ng Diyos. Ang Diyos muli ay nasa laman. Ang iisang Diyos ay nasa laman muli. Yun ang pinaka-greatest revelation na natanggap natin. Di po ba? Na hindi kayang tanggapin ng iba. Amen? Tanungin mo sila, bakit hindi nyo kayang tanggapin? Ang dami nilang basihan. Sabi ng kasulatan, sabi ng quote, sabi ng ganyan. Magpapasalamat ka na lang, Lord, salamat. Hindi ko man alam yung quotation na yan. Hindi ko man alam yung mga kasulatan na yan. Pero pag nangaral yung mga ngaral mo, bakit ang linaw-linaw sa akin? Ba't walang sabit? Ba't walang buto? Ba't walang tinik? Bakit ang sarap? Diba? I can't help but believe. Ba't siya ang dami niyang mga ano, ang dami niyang checklist? Thank you, Lord. Wala yung katwiran, kahit katwiran mo inalis ng Panginoon. Ang natira na lang ay pananampalataya. Di ba mga kapatid? Doon lang maimamanifest yung ano. Di ba? At gawa yun ng Ama, sabi niya, that's the work of my Father that you believe whom I sent. Who is He and who she is as God? Di po ba? Now, ang isang halimbawa natin dyan mga kapatid, ng chastisement o correction or I'd rather say positioning. Isang halimbawa dyan mga kapatid na iniangat ng Panginoon talaga yung level ng kanyang pananalita. Isa lang mga kapatid, no? to save time. Sabi niya, nung si Lord Jesus Christ ay pinagbubuntis ni Maria, sabi niya sa mga kapitbahay niya na hindi makapaniwala sa kanya sapagkat lumalaki na siya niya eh. Alam naman nating lahat kung gaano katuwid si Joseph. Hindi magagawa ni Joseph 'yun. Kasi alam nila ang estado eh ng mga nakakakilala kay Maria lalo na. Eh syempre si Marites updated eh. Ay hindi po ikaw na ya. Hindi ikaw 'yun ah. Si alam niyo buti na lang walang may platformang presidente na pati yung mga Marites pasasahuran niya. Kasi ang hirap din ang trabaho nila eh. CCTV. Oo, parang CCTV. Pag may dumating na kapitbahay sa kapitbahay. Aga-aga pa niyan ha. Ang agang magising tapos late na matulog. Eh dapat sahuran din yan eh. Ang hirap din ang trabaho niyan eh. Biruin mo ang layo-layo yung tenga niya, ang tindit. Tapos, mag-i-effort pa yan pumunta sa pinakamalayong lugar para i-update lang yung ano niya, kakilala niya. Di ba mahirap na trabaho yan? Dapat sama sa platforma yan eh. Pag ako ang nanalo, may 10,000 kayo buwan-buwan. Sipagan niyo pa. Grabe talaga. Ano? Ang sisipag nila eh. Updated. Nung si Maria, talagang siya ay solidong nanumpa. Ang aking ipinagdadalang sa aking aking dinadala sinapupunan ay pinaglihi ko sa Espiritu. Tama po ba? Pero
nung inalagaan niya si Lord Jesus Christ, pinapalitan niya na ng lampin, inaangat niya pag nadapa, umiral na. Hindi man masama, di ba? Bilang ina eh. Bilang ina, umiral na. Hanggang sa dumating ang isang eksena, kabisado ninyo lahat, na i-correct siya ng Panginoon. Ang Panginoon mismo ang nagposisyon sa kanya. Hindi siya para ipahiya, kundi para i-correct, i-position siya ng word. Ganun ang trabaho ng word. I-position tayo. Sabi niya, babae. Hindi pa yon. Malayo pa yon. At the age of 12. Yung kanyang pinagdala, dinala niya sa sinapupunan niyang pinatotoo niyang, ako'y naglilihi sa pamamagitan ng banal na espiritu. Nakalimot, kagaya ko, mayroon pala silang anak na panganay. Kasi nauna si Lord, di ba? Bago siya nagkaroon ng kapatid eh. Kasi I do believe nagkaroon siya talaga ng anak. Si Mary at saka si Joseph. Siyempre, feast yun eh. Sa dami nilang inaatupag, mga sinasakay siguro sa asno, ganyan-ganyan. Yung anak nilang panganay, hindi nila napansin, hindi nila kasama. Di ba? Ilang araw nila binalikan, sabi sa Bible, 3 days. So, malayo-layo na rin ang narating nila kasi lakad lang eh. Kadilakad lang eh. Di ba? Sabi na, nung natagpuan nila sa templo, nangangaral. At the age of 12. Di ba? Yung itong malakas magpatotoo na ang aking pinaglilihi ay sa Diyos, sabi nga, anak naman. Ilang araw ka namin hinanap? Saan ka nagpupunta? Kinorek siya ng word at the age of 12. Sabi ni iba, bibo naman yun. Anong bibo? Diyos yun. Mangangaral ba yun sa templo ng mga scholar, ng mga theologian, kung hindi Diyos yun? Sabi naman, anong klaseng pinag-aralan nitong bata na genius na to? Bakit talagang nasasagasaan yung aming mga turo? Diba? Tinuwid siya ng Panginoon, di ba ganin nyo alam na ako ay dapat sa hanap buhay ng aking ama? Ano ba yung hanap buhay ng kanyang ama? Kung si Jose, karpintero. O dapat doon siya sa hardware pumunta. Nandun siya sa Temple of God, nangangaral ng salita. Diba? So yun ay correction din. Diba? Yun ay hindi pinagdamdam ni Maria na sa dulo, isang naging patutuo niya sa upper room na alam nyo ba? Dinramatize siya ni Father Branham. Talagang kung tao lang, matitisod na talaga ako eh. Pero pinapaalala lang ng Diyos kung sino ako. Na ako pala ay bahagi niya. Di ba mga kapatid? Now, I'd like to read quote. Isang quote lang, medyo mahaba mga kapatid, regarding this chastisement. Napaka payak na pagpapahayag sa atin regarding chastisement, which is way ng Panginoon ngayon na pagtuturo talaga sa atin. Brother Branham speaks about sa message niyang Laodicea, kinote niya yung Revelations 3:19. No, Laodicea, alam niyo naman yung Laodicea. Ito yung panahong dati nating kinabilangan, bagamat magpasa hanggang ngayon, dati at huling panahon na umiiral, pinakahuling panahong iglesia na umiiral, ang panahon ng Laodicea. May iba't ibang kapanahunan kasi. Tayo ay nasa huling panahon, spiritually speaking, wala na tayo doon sapagkat yung unawa natin ay na-chastise na. Ito yung resulta ng chastisement. Na-i-position tayo. Inalis tayo sa kaisipang Laodicea, napatay na at nilagay tayo sa buhay. Patungkol sa lahat ng salita ng Panginoon na tumutukoy sa'yo. Kasi ang salita ay nasa Diyos at Diyos. At ang salita ay naging laman, full of grace and truth. Sabi niya dito, now, if all the things that the Spirit is crying out against are true of this age, Laodicea, remember, we need someone to come on the scene as did John the Baptist and challenge the church as never before. Salamat sa prophet, dumating siya. Sabi niya, we need someone, pero alam natin na siya yon. John the Baptist with the spirit of Elijah, Brother Branham with the spirit of Elijah. And that is exactly what is coming to our age. Another John the Baptist is coming
and will cry out exactly as did the first forerunner. Gaya ng unang ginawa ng nag, ano ba yung sa Tagalog yung forerunner? Nag-announce, English pa rin. Yung nagpasauna, ano? Tagapanguna, ibig sabihin yung announcer, MC, behold. Di ba kailangan muna may propeta ng Diyos? Nung una, si John the Baptist. Etong huling panahon, si Brother Branham. Kaya lang, yung Christ na pinoran niya, hindi na masculine form, bride form, feminine form. Malinaw po yan mga kapatid, sapagkat sa iba hanggang ngayon malabo. Pag malabo sa iba, hindi nangangahulugan, hindi nila narinig. Hindi lahat ha, yung iba. Kaso lang, ayaw ng chastisement. Anong sabi kanina ni Paul? Kapag ayaw mo ng chastisement, it's either ikaw ay bastard o hindi anak. Bastardo. Diba? Kaya ang kinukorek lang ng Diyos ay ang kanyang anak. Ipinuposisyon niya yung kanyang anak. Eh sino ba yung anak niya? Bakit niya kailangan iposisyon? Siya yun eh. Expression of His Word. Eh paano hindi niya ipoposisyon yun? Obligado siya. Tignan natin mga kapatid. We know that He will because of what the next verse says. Ito na, kinote niya yung Revelations 3:19. Sabi niya dito sa Revelations 3:19, kasunod niyan, as many as I love, I rebuke and chasten. Sabi niya ganun, admonition ni Lord dito sa quote nito, be zealous therefore and repent. Sa halip na magmukmok kasi mali yung pagtanggap mo ng chastisement, sabi daw ng Panginoon, maging masigasig. Kaya pala, di ba mga kapatid, sa halip na magbalat sibuyas, sa halip na lalong anuhin, ipampers yung alagang pet doctrine, dapat pala ay mas lalong maging masigasig at manumbalik. Hindi lang basta masigasig. Merong iba nagiging masigasig ipaglaban yung pet doctrine. Kailangan maging masigasig at manumbalik. Saan yun? Position mo yun eh. Di ba mga kapatid, hindi ka na magdidig, ilalatag na lang ng Panginoon sa iyo, pananampalatayanan mo na lang, tatanggapin mo na lang. Oh, praise the Lord. This is the same message that John has as he cried out in that religious wilderness of Pharisees, Sadducees, and heathen. Repent! There was no other course then. There is no other course now. There was no other way to get back to God then. There is no other way now. It is repent. Manumbalik. Diba? Kaya lang, sino lang yung makakabalik? Eh, di yung galing doon. Diba mga kapatid? Talagang God will show who is who. Change your mind. Sabi ganun, turn around, repent. For why will you die? Let us examine the first phrase. As many as I love. In the Greek, the emphasis is upon the personal pronoun I. Magkaiba po yun sa claim kesa dun sa Diyos mismo na nagsasabi. He does not say as many would feel he should say. Or rather, he does not say as many would feel he should say. As many as love me. Hindi po ganon. No, sir. We must never try to make Jesus the object of human love in this verse. Lagpas sa pagkaunawa ng tao. No. It is the many that are the loved ones of God. It is His love in question. So hindi pwedeng pumalpak yun. Pag-ibig niya ang nakasalang. Di ba mga kapatid, bago tayo mag-isip na baka malagay tayo sa alanganin, higit sa lahat, ang Diyos ang perpektong nagplano niyan. Kung kanino niyan ipapataw, kung kanino niya ibibigay yan. Alam nga naman ang Diyos na anam lang lahat ng bagay, ibigay niya yung isang nilalang na hindi siya iibigin. Hindi pwede. Kaya nga ang tamang deklarasyon, as many as I love, I chasten
And I rebuke and chasten. And with zealous, they repent. Di ba mga kapatid? Kaya tama, perfect ang scripture. So once again, it is His love in question, not ours. Thank God. So once again, we find ourselves glorying in His salvation, His purpose and His plan, and we are confirmed even more strongly in the truth of the doctrine of the sovereignty of God. Even as He said in Romans 9:13, Jacob have I loved, does it now obtain that since he loved only the many, is he therefore in a state of complacency, awaiting the love of those who have not drawn nigh him? By no means in this so. By no means excuse me, is this so. Ayaw ni Satanas na tuloy-tuloy ah. 5 minutes. Alinaw po mga kapatid, di ba? Hindi daw ang ating Panginoon nagmamakaawa, naghihintay na baka mahalin siya ng iba. Mali pong kaisipan. Sabi niya, for he declared also in Romans 9:13, Esau have I hated. Kailan diniclare yon? Wala pa silang ginagawang anuman. Wala pa silang ginagawa ni anuman, mabuti o masama. Diniclare na ng Panginoon na kinapupuutan niya si Esau. Ba't naman ganun si Lord? Eh, alam niya lahat ng bagay eh. Di ba? Alam niya lahat ng bagay. Napakapalad mo kasi hindi ikaw sinabihan, I hated you. Instead, I love you. Amen. Eh, Brother Eric, di ko naman literal na narinig na minahal niya ako eh. Hindi naman mo talaga literal na maririnig mahal ka niya eh. Pagamat pwede nating mabasa. Pero yung maunawaan mo yung message sa kanyang panahon, yan ang napakapatunay na mahal ka niya. Kasi ikaw lang yung magbabalik sa kanya ng tunay na pagmamahal. Ikaw yung nakakaunawa ng message niya. Ikaw yung binuksan. And in verse 11, the Spirit boldly calls out, for the children not being born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand. Ibig sabihin, nandun na yun before the foundation of the world. Walang pwedeng pumalit sa position mo. Hindi ang iyong gawa, hindi ang gawa nila, kundi ang gawa ng Diyos. Kaya hindi ka nagbabaka sakali. Hindi ka natatakot sa kapahamakan kasi sure ka kung ano yung natanggap mo. Di ba? Hindi mo pinaplantsa yung buhay mo para mapunta ka sa langit. Kundi ginagawa mo ang mabubuting bagay, gawa ng buhay ng Diyos ay nasa iyo. Amen. Not of works. Oh, di ba malinaw yan? But of Him that calleth. Paano ba siya tumawag? Message. Naunawaan mo, tinanggap mo, naunawaan mo, minahal mo. Oh, di ba magkasama na kayo ngayon? Di ba magkaisa na kayo ng maker mo ngayon, natin? Magkaisa na ba tayo? Yung relasyon ba natin bilang bride na established na? Amen. May divorce ba dyan? May annulment ba dyan? May ahawa? May sawaan ba dyan? Ay, grabe ang pagkukulang natin sa kanya eh. Pero yung mga pagkukulang natin, talagang binuhusan niya lahat ng kakompletuhan eh. Nasaan tayo ngayon? Nandito, nag-i-enjoy. Oh, sino dito yung kasi ako dati natuto na ako. Hindi, dahil sa biyaya niya lahat. Kung bakit nandyan ka, nakabalik ka, nananatili ka, nag-enjoy ka, malakas ka. Di ba mga kapatid, nauunawaan mo dahil sa kanya lahat. It is His love for His elect and His love for them apart from human merit.
Bakit kaya kinapitalize ni Brother Branham yan? Maraming mga turo ang ginagamit yan. Human merit. But the love that we receive is apart from human merit. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Karapat dapat ka talaga sa papuri ng nobya mo. For it says that the purpose of God is stand in election, which is exactly opposite to works or anything man has in himself. Because before the children were born, he had already said, Jacob have I loved, but Esau have I hated. It's been declared already. And now he says to his own, as many as I love, I rebuke and chasten. To rebuke is to reprove. To reprove is to expose with a view to correction. Maituwid tayo, maibalik tayo sa dati nating posisyon. Di ba mga kapatid, inaalis na yung pagkatao natin. Inalalagay na tayo sa pagka-Diyos natin. Yun naman, dalawa lang yan eh. It's either pagkatao, hindi naman siyempre yung pagka-Diablo, sa kanya na yun. Yung pagkatao, yun yung ginagamit ng Diablo. Hindi natin posisyon yun, mga kapatid. Ang tunay ng posisyon natin ay kung ano yung kanyang identity. Bilang anak, bilang expression sa huling panahon. I rebuke, to reprove is to expose with a view to correction. Chasten does not mean to punish. Inuulit po natin, ang pagtutuwid o chastening ay hindi nangahulugang parusa. Ang linaw, di ba? Walang nobyo na hinahataw yung nobya. Di ba mga kapatid? To punish, it means to discipline because the subject's amendment is in mind. This is exactly what we find in Hebrews, yung kinote ni Brother June kanina, 12:5-11. And ye have forgotten an exhortation which is speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord. Amen? Nandyan yan, kasunod lang yan. Huwag daw pigilan ang pagtutuwid ng Panginoon. Paano ba pinipigilan? Pagka pinangatwiranan mo na. Di bali nang magtanong ka, Lord, hindi ko pa yun alam ah. Di bali nang inosente ka na hindi mo pa alam, na hindi mo ang ginagawa mo, kesa nalaman mo na ikaw na pala yung sinasabihan, pinangatwiranan mo pa. Di ba? Sabing ganon, the Lord, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the father chasteneth not? Sino bang anak na hindi tinutuwid ng magulang? Wala. Di ba? But if ye without chastisement, whereof all partakers, then are ye bastards and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh, yung inalimbawa sa ating kanina, which corrected us, tama naman, and we gave them reverence, nirerespeto natin sila. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits? Mas higit dapat pala. Di po ba? Kaya nga maging, eto mga kapatid, maging ama man sa tahanan ay subject sa Word, sa Father of spirits. Yung kanyang guidelines ay hindi yung makapiplis lang sa kanya, kundi yung makapiplis sa ama. Kaya mapalad yung may mga magulang na believer, na bride. Kasi yung kanilang pattern ay Word. Hindi yung, baka mabahiran yung pangalan ko. Eh hindi ka pa pinapanganak, may bahid na yung pangalan mo eh. Naintindihan ba natin yon? Anong pangalan ang ano mo? Anong pangalan yung pinangangalagaan mo? Pride lang pala yun. Pero pag ang pangalan ng Diyos, kailanman hindi na bahiran. They tried to and still trying, but never. Not even a scratch. Hindi nabahiran pangalan ng Panginoon. Malinis siya. Sabi niya, for they verily, asa na ba? Shall we not much
rather be in subjection unto the Father of the Spirit and live. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure. Sabi ni Pablo yan. Totoo naman, di ba? Hindi naman niya sasabihin. But He, for our profit, para sa ating kapanganan, yung ating Ama, si Lord, that we might be partakers of His holiness. Yun naman pala ang resulta. Kapag pala na-i-position ka, nagpa-correct ka, karapat dapat ka sa kabanalan ng Panginoon. Di ba mga kapatid, hindi ka pala balal-balalan, tunay na banal ka pala. Kaya ka tinatawag na saints. Now, no chastening, sabi naman ni Brother Paul, wala nga namang pagtutuwid sa pangkasalukuyan na para bang mapapangiti ka. Eka nga sa gamot, coating lang yung pampatamis. Yung mga gamot, ang tunay na lasa pala talaga niyan ay mapait. Diba? But, sabi ni hindi yan tumitigil doon ha, seem it to be joyous. Maaring mapait yan. Spiritually speaking ha, but grievous. Parang may manlalaban sa loob. Parang mayroong kukontra, no? Diba? Gayun pa man, sabi ni Pablo, pagkatapos noon, it yielded the peaceable fruit of righteousness. Biglang humupa ngayon ang alon. Nawala yung mga loads. Gumaan ngayon yung paglilingkod. Yung mga kabigatan nawawala. Diba? Loaded ka na naman ngayon. Fully charged ka na naman ngayon. Ang tagal naman ng next na gawain. Dati-dati, lulugulugo ka. Parang ayaw mo nang magsimba kasi ibang klaseng hataw. Bang! Bang! Diba? Sugatan ka. Pero ngayon, uy, recharge ka na naman. Kasi you know how to treat chastisement na. Amen. Kinukorek ka ng Panginoon para maging partakers ka ng kabanalan niya. Amen. Because to begin with, you are part of His holiness. Unto them which are exercised thereby. Herein is now set forth the love of God. He desired in love a family of His own. A family of sons like Himself. Amen. There before Him lies all mankind as one lump of clay. Out of that same lump, He will now make vessel unto honor and unto dishonor. Alam niya yan. Siyempre, ang bride, vessel unto honor yan. Diba? Bukod kang pinagpala. Yung mga ano ni mga Proverbs, puro pagpupuri yan sa nobya. The choosing will be His own choosing. Ang pagpili ay sarili niyang pagpili. Then those chosen ones, born of His Spirit, will be trained to conform to His image in their walk. Hindi malasundalo, kundi by His grace. He reproves with a long suffering and gentleness and mercy. Thank you, Lord. Gentleness and mercy, puno ng awa, mayaman sa awa. He chastens with nail-scarred hands sa pamamagitan nung binayaran niya, hindi nung kaya mong gawin. Sometimes this potter must take the vessel he is working on and thoroughly break it down in order that he may rebuild it exactly as he desires it. But it is love. That is His love. Amen. Another way of His love, there is not, there cannot be. Ganun kahalaga yung chastisement ng Panginoon. Hinubog niya tayo, mga kapatid, para tayo ay maging partakers ng holiness. Para tayo ay maging kagaya ng sarili niyang imahe. Hindi imahe ng iba, hindi imaheng mababa sa Kanya, kundi kagaya ng Kanyang imahe. Amen. Glory be to God. Amen. Di po ba? And He won't stop until the fullness of the adoption ay matupad sa bawat isa sa atin. Amen. And what is that? Body change. Amen. Kaya nung correction niya, yung chastisement niya, sinasabi niya sa atin, di ba? He trained us how to chastise. Paano rin i-chastise yung body? Pag ayaw sumunod, uy, katawan. Temporal vessel ka para i-display yung glory ng Panginoon. Kunting trabaho na lang, huwag kang magtatamad-tamaran.
Huwag kang tatanggap ng mga sakit. Uy, kaisipan, huwag kang tatanggap ng mga negatibo. Konting panahon na lang, konting panahon na lang. Mababago ka na ang tuluyan. At meron na kaming tahanan at meron kaming fellowship talaga mga kapatid. Walang lebadura. Wala nang ibang kaisipan. Iisa lang yung pupuntahan namin. Iisang pangalan, iisang pamilya. Di ba mga kapatid? Yung mga loved ones namin, hindi na kung ano-anong apelyido. Iisang apelyido na lang yung dinadala natin. Iisang reunion na lang ang ating aatinan. Di ba mga kapatid? Hanggang masabi ni Brother Joed, nilingon-lingon nga ako kasi baka yung nanay ko andyan na. Ganun yung ating ano nararamdaman mga kapatid. Any moment from now. Di ba? Kaya iniaangat na ng Diyos yung karakter niya. One scripture. Sabi niya, if I be lifted up, I will draw all men. Of course, lahat lang yun ng predestinated. Kapag siya ay naiangat, aangat tayong lahat. God bless. Chastisement, ang daming silip. Si Brother Eric sinabi niya, chastisement, ang nangyayari sa iyan para i-position ka. Meron naman inalimbawa chastisement na gaganang sa mga magulang na pinaparusahan ng mga anak. Inalimbawa lang niya yun. Pero never naman pinarusahan tayo ng ama eh. Paparusahan ba tayo ng ama? Hindi, pero inalimbawa lang niya doon. Pero iba ang ama, hindi nagpaparusa, pero sometimes allowed. Ina-allowed niya yun, sitwasyon sa buhay natin, anuman. Chastisement na ina-allowed niya yun para malaman mo kung ano yung ginawa niya. Bakit may sakit? Bakit mayroong ganyan? Marami kang ina-allow niya doon. Para ano? Malaman mo yung ginawa niya, i-position ka doon sa ginawa ko. Hindi nangangulugan na pinapahalo ka niya, kundi binabalik ka doon sa anong ang ginawa niya. Doon ka. Isa lang po, tingnan ko kung nakatugma. Kasi hindi po negatibo. Kundi, sabi nga kanina ni Brother Eric, sabi niya, parusa, no? Sa iba, parusa sa Tagalog, pinaparusaan, no? Pero sa Diyos, hindi parusa kung minsan. Ano pa yung iba? Chastisement is correction. Oh. Yung sa Tagalog, Bible, parusa, no? Kung di mo makuha, no? Gagaya ng ama. Pero sa ibang silip naman, correction. Sa ibang silip naman, positioning. Ang daming nakita, tatlo, kung ano, paano mo nakita yun. Ito, iisa lang po, pero kuminsan talagang sa buhay natin nangyayari ang maraming bagay. Pero makita natin kung ano ang purpose ng Panginoon, bakit nangyayaring mga yun. Dito sa, ewan ko, the principle, pero as in dituloy, sa paragraph 33 sabi niya, now, notice, many has been the trials. Lahat naman tayo talagang hindi na, lahat naman eh, dumadaan eh. Heartaches. Hardship. Mga hardship. Kung anong mga nag-aanyari sa buhay natin. But tonight, we are more than conqueror. Pero meron siyang gustong sabihin ng Panginoon. Sa lahat ng yan, we are more than conqueror. Doon niya gustong i-drive ng Panginoon eh. Sa lahat ng mga yan, but we are more than conquerors. In Christ Jesus, when Christ died at the cross, eto na. Yung gusto niyang tanawin natin yung ginawa niya. At the cross, he wounded for our transgression. Tingnan mo. He wounded for our, lahat ng mga ginawa niya, bruised for our iniquity. Chastisement of our peace was upon him. Chastisement. Inallowed niya, pero ano daw ang sabi niya? Peace. Sabi niya,
chastisement of our peace was upon him. Andulot pala papunta sa kanya peace. Kung titignan lang natin, hindi ano, kasi pinapaalala tayo pero ang tungo nun, peace. Kano man ang sitwasyon na natin naharap. With his stripe, we were healed. That's the unadulterated word of God, truly. Now then, put in Calvary those great things. Lahat naman talaga sa Calvary, lahat yan eh. Siya lang talaga ang, kaya nga bago tayo siya eh. Bago tayo magdusa siya eh. Pinapaalala niya kung ano yung ginawa niya para sa atin. And then, lulugulugulo tayo. We are more than conqueror. Every Christian believer has a right to any of those redemptive. Dapat yung redemptive ang i-claim natin, hindi yung mga negatibo. Anong redemptive name? Jehovah Zara, the provider, our health, our ganun. Yan mga redemptive na i-ano natin. Died for us, there you go. But it's out of practice. Ayun pala. Minsan medyo... But it, kasi si Satan kasi guguluin niya eh. Isabihin mo yan. Speak. I-practice mo. Ipagkita mo sa kanya. Medyo kumisan may kakulangan. Pero we are more than conqueror. Sabi niya, but it's out of practice. People afraid to take God of His word. Do not be afraid. God's under obligation. Make it so. Obligasyon ng Panginoon yan. Make it so. Amen. Tayo lahat tayo tumayo. Amen. Sabi it unto me. We have been healed, be it unto me, according to your word, according to your promises, I can stand secure, curb upon my heart, the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. According to your word, oh Lord, be it unto me. God bless you, brother. Let's all pray. Aming Diyos na mga pangyarihan, Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong pagtuturo sa amin na kami ay hindi lang manatili sa isang kalagayang tao, kundi kami ay iposisyon mo, na posisyon mo bilang kung sino ka, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa mga bagay na iyong nagawa. Ito ay iyong pangako at doon kami nakatayo, Panginoon, na ito ay iyong sinalita at ito rin ay sinalita ng nobya, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa kagalakan na hindi ito kagalakan tao, Panginoon, kundi ito ay kagalakan na eternal na mula sa iyo, Panginoon. At amin din pinapasalamatan, Panginoon, ang mga bagay na nagawa mo at gagawin mo balang, Panginoon, hanggang sa aming pag-alis. Lord, kami rin nagpapasalamat sa aming mga mahal sa buhay na ikaw na riyan palagi, Panginoon, upang mag-cover sa kanila. Saan man sila naroon, Panginoon, ikaw ay nagprotekta sa kanila, Panginoon. Sa pamagitan na iyong salita, Panginoon, na diniklara, kami ay tumatayo dito, Panginoon. Kaya ang lahat ng ito ay binabalik namin ang kapurihan sa iyong dakila at mga kapurihan na pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Jesu Kristo. Amen.